magandang umaga po lahat sa lahat mga kapatid. Tayo po ay magbibilay ng maisling sandali lang. Okay po. Wait lang po ah. Salamat sa inyong mga paalala dyan mga kapatid. Yung aki kasing mga music na CPR, na CPR kinuha ko lang kaya hindi maayos minsan yung sound. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan? Okay na po ba guys? Okay na ba po ba? Ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya? Salamat sa Diyos. Magandang umaga, magandang umaga mga kapatid. Sana't maganda rin ang ating mga gising. Sana po tayo ay nasa magandang estado ng buhay. I hope and I pray that everything will be okay. At malayo sa mga sakit, malayo sa mga karamdaman, at malayo sa mga depression. And once again, my dear brothers and sisters, it's time to remind once again ourselves that God is good every time. That God is good all the time. That God is good anytime. And truly that God is really good. Amen. Sa umaging ito, atin pong pagnilayan, ito po yung very common na napapakinggan natin. Nababasa po natin sa mga wall, sa mga lugar na kung saan, mga private na lugar. At ito po ay very encouraging na word of God, the verse of the day, mga kapatid ko sa Panginoon. But ito po ay napaka-broad, napaka-abstract, especially sa mga walang knowledge sa spiritual at walang tinatawag na experience when it comes to spiritual aspects, mga kapatid. Sabi dito, come to me, all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa Tagalog nito, i-memorize ko na lang, lumapit kayo lahat na napapagal at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ko nga, ito ay napaka-abstract, napaka-broad at ito ay very generic na mensahe sa atin. But kung bibigyan po natin ng meaning, ng insight ang verse na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ay ang sulat ng ating kapatid ng lingkod ng Panginoon na si Matthew, mga kapatid ko sa Panginoon, na siya ay sumusulat na kung saan doon sa mga taong nananangan lamang sa kanilang sariling kakayahan. Doon sa mga tao na kung saan sinisikap na ubusin ang mga bagay-bagay through their own capabilities, mga kapatid ko sa Panginoon. This is not about physical rest, mga kapatid ko sa Diyos. Ito ay hindi kapahingahan ng ating physical na katawan, but ito ay nakatuon sa ating spiritual rest, mga kapatid ko sa Panginoon. Mayroon akong naalala na isang napakinggan na sinasabi na mas nakakapagod daw yung walang trabaho. Mas nakakapagod daw yung walang ginagawa. At ang mahirap daw yung napapagod ka na wala kang ginagawa. Sapagkat hindi mo alam kung paano mo ipapahinga ang pagod mo na hindi ka naman nagtatrabaho. Mabuti pa yung napagod kang physical, napagod ka sa katawan, maya-maya lang, pag uminom ka ng malamig na tubig,
naiibsan ang ating mga pagod, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero yung ating pagod ng ating kaluluwa, pagod ng ating espiritual na aspeto, mga kapatid, ay napakahirap itong dalhin. May isang kwento ako dyan tungkol sa spiritual rest, mga kapatid. Minsan, may nakausap akong isang lalaki na nagtitinda ng katre. Nakakita na po kayo ng nagtitinda ng katre na kung saan bit-bit-bit-bit yung malaking katre. Sabi ko sa kanya, brother, ang tiyaga mo naman magtinda ng katre na yan. Pag walang nabili niyan, isang kilometro, dalawang kilometro mong bit-bit-bit-bit yung katre na yan. Sabi ko sa kanya, napakabigat ng trabaho mo na ang dinadala mong tinpanginda ay mabigat na minsan aparador, minsan katre, mga kapatid, yung mga wooden na gamit sa bahay ay mabigat yun. Sabihin na natin mga 40 kilos hanggang 50 kilos, parang nagbubuhat ka ng isang sakong bigas. At nagkwentuhan kami, brother, mabigat talaga itong dalahin. Pero sabi niya, kailangan mabuhay, kailangan kumain ng maayos at tama. At isa pong magandang sinabi niya, mabigat naman ito pag nakapahinga na ako ng isang oras, wala na yung bigat. Lalo pag mayroon ng bumibili, naiibsan ang lahat ng bigat. Sabi niya, mabigat ito. Sa una, pag binuhat ko to galing sa bahay, brother, sabi niya, mabigat ito, brother, pag binibit-bit ko yung katre na ito, sa unang kilometro, magaan. Pag pangalawang kilometro, medyo-medyo mabigat-bigat na. Pag pangatlong kilometro, lalong bumibigat na bit-bit ko ang katre. Sabi niya, pero brother, nabibigatan ako sa aking katawan. Pero alam nyo, ang lalaking ito ay spiritual pala. Nagkasundo kami. Mas mabigat, brother, sabi niya. Medyo may pagka-spiritual din ang paliwanag niya. Mas mabigat, brother, yung may dinadala kang kasalanan. Pag may dala kang kasalanan, brother, araw-araw mong dadalhin yun. Araw-araw mong itatago yun. Araw-araw kang magkukunwari na okay ka lang, pero may dala-dala ka palang halimaw. May dala-dala ka palang dilim. Mas mabigat yun, brother, sabi niya, diba? Hindi po ako nakaimik. Totoo, mga kapatid ko sa Panginoon, mabibigatan tayo. It is because of the things that we are not caring materially. Nabibigatan tayo sapagkat may mga burden tayo sa ating spiritual na aspeto. Lagi nating tandaan, we are came from God, we are created by God, we are the image of God, mga kapatid, at hindi hahayaan ng Diyos na magiging comfortable ka sa buhay na lumakad ka lang sa sarili mong lakad, mga kapatid. Hindi ka magiging masaya kapag tayo ay separate sa ating Creator. Hindi tayo magiging masaya kapag tayo ay separate sa ating puno, mga kapatid ko sa Diyos. And that's why magiging maganda ang ating buhay if we are connected to God. Siya ang magbibigay ng rest, hindi physical, but bibigyan tayo ng confident, bibigyan tayo ng completeness, bibigyan tayo ng contentment sapagkat sa Kanya nang gagaling ang lahat ng bagay. Sabi po ni St. Augustine, our heart is restless until God rest in thee. Ang ating puso, ang ating buhay ay walang kapahingahan hanggang wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ko lagi, huwag tayong mahihiya na maging spiritual. Huwag tayong mahihiyang gumawa ng tama. Huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos sapagkat makakamtan natin ang buhay na ganap at kasiyasya. Sabi po ng John 10:10, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Naparito daw ang diablo para magsira, magwasak, at pumatay. Ano ang winawasak ng kalaban sa atin spiritually? Ninanakaw niya ang joy, ninanakaw niya ang peace of mind, inaalis niya ang kagalakan, binibigyan ka ng mga worry, binibigyan ka ng mga fear. But the Bible says in John 10:10, letter B,
God will give you life and to the full. Bibigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya, mga kapatid ko sa Panginoon. Sinasabi ko yan, hindi ako nagdo-drawing. Sinasabi ko yan, hindi ako nagto-theory. Kundi sinasabi ko yan, it is because it is my experience. Sinasabi ko yan sapagkat naranasan ko ang lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga, kung kalokohan lang, huwag nyo kong kwentuhan. Kasi kung kalokohan din lang, siguro magtap din tayo sa contest. But God is really good, sapagkat kahit papaano, inaalayin tayo ng Diyos patungo sa Kanyang kapahingahan. Mai-enjoy natin everyday ng buhay natin. Sabi nga ng isang passage na nabasa ko, it's not how long you live, but it's how beautifully you live. Hindi kung gaano kahaba ang buhay mo, kundi kung gaano kasarap ang buhay mo. Nabubuhay ka nga araw-araw, may pera, may material na bagay, pero kasama-sama mo ang bigali. You will never enjoy this life. But if you are confident enough, hindi man mawala yung problema at suliranin, nakakatiyak ako na magiging kampante ka, sapagkat hindi sa'yo ang laban, hindi sa'yo ang bigat, because God is with you always. Mayroon kang mindset, mayroon kang puso na nananalig, nagtitiwala, nananangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya uulitin ko, ano man ang iyong sekta, ano man ang iyong religion, as long as you are Christian, ano man ang iyong community or affiliation, just go on serving God, follow Jesus in our lives. Pakinggan natin ang awiting ito, at napakaganda ng message ng awiting ito. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Kau ba ay nanghihina? Matid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, lapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, tinding ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita. Ba't di mong pagbabalik?
Bilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umaging ito sa mga kapatid ko na nakasubaybay sa Brochito Channel. Dalangin ko po ang iyong pagpapala, material man, spiritual man, sa buong aspeto ng aming buhay. I pray, Father God, na patuloy mo kami, Ales Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, pagpalain, ingatan, protectionan, at patuloy kaming makadulog, makalapit sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito, kay Brother Wenet Mokbang, kay Brother Cesar, kay Brother Nyox Digitex TV, kay Sister Ideta Robles, kay Sister Gina Mendez, kay Bro Hens TV, sa Bro Chito Group. I pray, Father God, na patuloy mong i-bless, Panginoon, hindi lamang sa mga bagay-bagay na meron kami, kundi especially sa aming pamilya, sa aming buong sambahayan. May your protection, may your divine intervention be with us always. Pagpalain mo ang lahat ngayong umaging ito. Kung mayroon mang akong hindi nabanggit, ikaw, Panginoon, ang nakakalam. Thank you so much, Panginoon. All the glory and honors are yours in the name of Jesus. Amen. Salamat, salamat po mga kapatid. Magandang, 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 maganda pa kayo dyan sa umaga. Salamat, salamat.